Heaven is for real. Totoo pong may langit. Pero marami pa rin po ang nagdududa. Marami pa rin ang nagtatanong. Ang iba ngay nagdedebate pa. Langit? Guni-guni lang yan. Paraiso? Hindi yan naman yata tunay yan. Pero minamahal kong mga kapatid, totoo pong may langit. Kung tayo nakinig ng mga pagbasa, lalo tigit ang ebanghelyo, heaven is for real. Tapos na po ang debate. Sapagat totoo, at ito'y ramdam natin sa ating puso. Heaven is for real. Palapakan natin ang langit na ito. Totoong totoo. Eh, nung dapat nating pag-usapan, kung tapos na ang laban, kung tapos na ang debate kung may langit o wala, ito ang ating pag-uusapan. How can we enter heaven? How can we experience eternal life? Yan ang dapat nating pag-usapan. Kung kinakailangan magdebate, go on. At hindi lang tayo titigil doon. Kinakailangan nating gawin ang mga nararapat gawin para tayo makarating sa langit. Mahirap po. Mahirap sa atin bilang mga tao. Ang pumasok sa langit, mahina tayo, marupok, makasalanan. Pero hindi ibig sabihin, wala na tayong kakayanan o wala ng pag-asa. Meron. Meron. Sa araw na ito, pinatotohanan ng Ebanghelyo. As we celebrate the ascension of the Lord. Bukas ang langit. Si Jesus ay umakyat sa langit. At dahil siya'y umakyat sa langit, tayo rin, tayong mga anak ng Diyos, may pag-asa. Papasok din tayo sa langit, sa awa, pag-ibig, at grasya ng Diyos. All of us, lahat tayo, papasok din sa langit. Palapakan natin ang bawat isa sa atin. Grabe! Grabe itong katotohanan ito. Kung tayo sa ating buhay, ang dami nating pinagpaplanuhan, ang dami nating mga pangarap, well and good, very good. Pero wag naman tayong makakalimot, magplano at mangarap papunta sa langit. Ang mga dalagat binata, nangangarap na balang araw, magkaroon sila ng asawa at bumuo ng pamilya. Very good. Ang bawat pamilya sa atin, nangangarap din, sana maging marangal ang ating buhay dito sa mundong ito. Very good. Sana balang araw, maging matiwasay ang ating buhay. Magpaplano tayo papaano magkakaroon na kahit papaano simple't magandang bahay at magandang kabuhayan. Marangal. Very good. Kinakailangan tayo magplano. Kinakailangan tayong mangarap. Pero sa kabila ng lahat ng ito, don't forget to dream of heaven. Magplano tayo at ang planong ito at ang mga ginagawa bang ito. Ito ba'y daan papunta sa langit? O daan tungo sa impyerno? Nakakatuwa dahil alam naman natin based on our
Catechism of the Catholic Church, sa mga doktrina at ating pinaniniwalaan, ano ba yung langit? Sa langit, wala nang problema. Sa langit, hindi na tayo magkakasakit. Sa langit, wala nang lungkot. Hindi na tayo uiyak. Sabagat dun sa langit, puno ng ligaya, puno ng pag-ibig, at walang hanggang kasama ang Panginoon. Nung nabubuhay pa si Ma'am Gina Lopez, na aging aking kaibigan for sometimes many years, dahil ako rin po ay naging hanggang ngayon nangangalaga para sa environment, pag kami nagra-rally, kapag pumupunta kami sa iba't ibang lugar, ang kauna-unahan niyang pinupuntahan ay mga mahihirap, mga mangingisda, mga magsasaka, yung mga nasa laylayan. At isa sa kanya mga sinasabi ito, mga kababayan, you don't have to experience death. You don't have to die just to experience heaven. We can experience the foretaste of heaven here on earth, the glimpse of heaven. Pwede daw nating maranasan malasap ang langit dito pa lang sa lupa. If we care, if we love the environment, if we care for the people. At tamang-tama ngayong panahong ito, ito yung Laudato Si Week. Ito yung linggo para tingnan natin ang pangangalaga sa kalikasan. Maraming tao ang nakakaaway-away. Maraming tao nakakagalit-galit. Maraming tao ang nasisira sa sinasabing yan ang mina ng ginto. Huhukayin namin ang bundok. May ginto ka nga, wasak naman ang bundok, wasak naman ang kabuhayan. Papaano ng mga may hirap at umaasa sa kalikasan? At lagi naming binabanggit, ang ginto ay wala sa ilalim ng bundok. Ang ginto ay nasa puso natin. Ang pag-ibig ng bawat isa, kung ang harangalin natin ay ang pag-ibig, kung hangarin natin ang pagmamalasakit, we can experience heaven here on earth. May dalawang bagay ang binabanggit para natin maranasan ang langit dito sa lupa at kung para tayo makarating sa langit. Una, faith, pananampalataya. Pangalawa, love. Pananampalataya at pagmamahal. Una, ang sabi ng ating Panginoon, ang sumasampalataya sa akin ay maliligtas. Batid ng Diyos ang dami po nating pinagdadaanan ngayon. Marami po tayong problema. Marami sa atin hirap na. Pero batid po ninyo, kapag sumampalataya tayo sa Diyos at malakas ang ating pananalig, kahit anong mga pagsubok, malalampasan natin ito dahil kasakasama natin ang Panginoon. Palapakan natin ang Diyos na ito. Pangalawa, upang tama experience natin ng langit at makarating tayo sa langit, pag-ibig, pagmamahal, at ang pagmamahal na ito'y hindi lang natin nararamdaman, pinararamdam, konkretong ginagawa sa kapwa. Pag pala pag-ibig ang pinag-uusapan, walang mahirap mayaman.
kapag pag-ibig pala ang pinag-uusapan, walang matalino't mangmang. Kung nakakahawa ang COVID-19, mas nakakahawa ang pag-ibig. Nakakaiyak, nakakatouch, sapagkat kahit ganito ang ating pinagdadaanan, we can experience heaven here on earth. At yan ang susi. Pananampalataya at pag-ibig. Huwag nating kalilimutan ito. Makalimutan na natin ang iba. Uy, nakalimutan ko ari eh. Sige, okay lang. Nakalimutan ko ari. Sige, okay lang. Pero huwag nating kalilimutan ang magtiwala sa Diyos. Huwag nating kalilimutan ang umibig sa Diyos at kapwa. Kalimutan na natin ang iba. Huwag lang nating kalilimutan ang magtiwala at magmahal. Heaven is for real. Totoo pong may langit. At pwede nating maranasan ang langit dito pa man sa lupa. Palapakan natin ang Panginoon.